Good morning, everyone. Now is the third day of my quarantine. Magandang buhay, magandang umaga. Maganda tayo. Open natin yung lights kasi medyo madilim. Medyo madilim, medyo madilim. Ayan. Oh. Ayan na. Maliwanag na. Nakikita nyo na ako. Oh, ayan guys. Ito na yung serve nila na food for this morning. So, ayan. Mayroon na rin tayong food at saka water. So, God is really good, right? So, before si mami nyo kakain, of course, maghilamos muna tayo at magbrush ng teeth. Yeah. Okay. So, mag-ano tayo. Open natin yung TV para maka-ano tayo or parang may kasama lang tayo dito. Kasi medyo kung too much quiet, parang ayan. Ayan, ganda. Ayan na, oh. Parang National Geography. Sige na, mag-ano muna tayo mag-brush ng teeth. A few inches late. So ayan, tapos na tayo mag-ilamos at saka nag-brush ng teeth. So ngayon, kakain na si mami nyo ng almusal. So ito na guys, kain tayo. Ayan, ika-third day na nato sa Conrad Hotel, Manila. So God is really good kasi yung favor niya sa mga OFW. Pero hindi ko alam yung iba kung saan silang hotel. Pero this is a great opportunity and it's a great blessing na andito ako sa hotel na ito. Kasi napaka-accommodated nila. At saka yung pag-serve nila ng mga food ay masarap. At saka very relaxable yung ano yung room. Kasi napakaganda at the same time. Parang ano siya talaga. Ano ka, parang they treat you as a queen talaga. Kasi dito ka lang sa love of course quarantine. Di ba? Hindi ka pwedeng makalabas. Pero hindi ka magkaroon ng worry kung ano yung kakainin mo. Kasi yan na. You just open the door when you hear the doorbell and then get your food outside on the chair. So, God is really good kasi hindi niya kami pinabayaan, di ba? So, basta morning, parang sinisipon si mami. Ayun, may hot water ako. Natawagan ko rin yung mga anak ko kasi syempre nakamusta sila na kung okay ba ako dito sa hotel. Yung mga kapatid ko, of course yung mga friends ko rin. Sabi ko napaka-okay kasi very secure at comfortable ka talaga sa facilities na ito, yung hotel na nakuha namin. Ayan, kain na tayo. Kain tayo mga anak. So this is our third breakfast. Yummy. Yung food nila ay chicken adobo, of course yung favorite ni mami nyo. Tapos may boiled egg pa sila. Nalikay. Diba, masarap mga anak. Ito yung food na namimiss ko talaga kainin dito sa Pilipinas. Kasi alam nyo naman, kung nandun kayo sa Thailand, yung pagkain na pwede nyo laging kainin ay syempre may ano, may mga maangkang, diba? Yun. Away kami ng safe. Tapos, pagdating dito, ini-accommodate kami ng magandang hotel, diba? Guys, yung favorite verse ko talaga sa Bible is Jeremiah 29 verse 11, yung "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in a future." So, as a human, as we are, sometimes nagkaroon din tayo ng mga depression sa buhay, frustrations, disappointments, struggles, problems, and very stressful kind of life, di ba? So, hindi ko naman masabi yung buhay ko doon sa Thailand is very beautiful. Of course, there were times na nandun ka sa taas, nandun ka na rin sa baba. It means your life, it's just like the wheel of a truck. So, ups and down lang, ganun. Kaya, I decided to go home again here in our country, the Philippines. Kasi matagal na, hindi na ako nakauwi eh. Kung di ako makauwi this year, guys, umabot na ng tatlong taon or 3 years na hindi ako nakauwi. Hindi ko nakita yung mga kids ko. So, nakakalungkot naman isipin, di ba? So, decided na ako na for good. Kasi, napaka-difficult naman na once na uwi ka, pabalik ka doon. Hindi mo alam kung ano yung next na mangyayari na naman sa ating mundo. Yung situation ba? Paiba-iba yung ano eh. Paiba-iba yung tinatawag na yung mga pangyayari about sa ano, sa ngayon, sa mga nangyayari ngayon, of course, di ba? Paiba-iba yung ano eh. Yung minsan yung result or minsan lumalala. Tapos, sabihin na naman sa ibang lugar, okay na. So, hindi natin alam. So, siguro, I need rest muna. I need a break. Gusto kong mabigay ng panahon sa aking mga anak. Sila naman yung gusto kong bigyan ng panahon ngayon. So, decided ako na bumalik. In general, mahirap talaga ang buhay ng OFW. Makikita lang natin sa picture na masaya
pizza. Kasi maganda yung mga views, di ba? Masaya. One day at a time lang, guys, naging masaya yung OFW. Pero after the day na naman, iba naman yung tatahakin, iba naman yung haharapin. So, minsan, if you are struggling in your work, wala ka nang magagawa kasi nandun ka na eh. Nag-work ka na. So, hindi pwede na kung ayaw mo ng trabaho mo or napapagod ka na, mag-resign ka naman kaagad tapos hanap ka naman ng work, di ba? So, napakahirap ng ganyan. So, kahit na you are feeling more stressed na, para na sakripisyo ka na sa buhay mo, pero you still don't give up for the sake of your family, di ba? Kaya ganun. Kahit ano pang pilit ng ano ko, ng director ng school ko, nasabi nila, Teacher Jean, pwede bang magbakasyon ka or uwi ka na for good by March lang? Huwag lang ngayon. Kasi may pasok na naman November until March. Sabi ko, sorry, because I already decided na to see my kids. So, wala na silang magagawa. Nag-resign na ako. Kumbaga, you are not happy anymore na. Kasi, parang nakakaano eh, exhausted ka na eh, na hindi ka naman exhausted sa work mo. Kasi nagtiteach ka lang online. Pero feeling mo exhausted ka because of this situation sa mga nangyayari sa atin. So, mayroon kang fear. Mayroon ka rin sadness at the other side. Mayroon ka rin worries. Yung emotion mo, yung mixed emotion. So, napakahirap talaga bilang isang OFW. Especially na you are alone. Wala kang kasama. Nag-iisa ka. Although na in the other side, you are facing also another stress. Kaya masasabi ko lang sa mga OFW, laban lang guys, kasi yan ang buhay natin. Para sa pamilya, ginagawa natin lahat. Para sa mga anak natin, especially those who are married or having a family. So, laban lang at trust God and bigay lang yung mga hurts, mga worries, mga problems mo before the Lord. So, kasi hindi naman natin alam, hindi naman natin hawak yung buhay natin, di ba? So, only God knows everything. Kung may mga dinadaanan tayo sa buhay na napakagulo or whatever, we have some problems or hidden hurts in our hearts, na parang burnout ka na, na parang masusuko ka na sa buhay. Still look at God and ask His wisdom. Hanapin mo yung Lord sa buhay mo, hanapin mo siya, sabihin mo na pagod ka na, gusto mo mag-rest before Him. Kasi sabi ng Lord, come to me, those who are weary and burdened, and I will give you rest. So, ibig sabihin, once na lumapit tayo sa Kanya, yeah, it's not automatic na maging okay tayo, guys. Pero, iba talaga once na lumapit tayo sa Lord, makaiyak tayo sa Kanya. Alam niya kung paano tayo bigyan ng lakas everyday, di ba? So, masasabi ko lang sa mga OFW, napaka-proud talaga. Noon, nanonood lang ako sa mga OFW, yung mga iba may mga problema sa pamilya, problema sa trabaho, yung iba nasa masamang sitwasyon, inaabuso ng mga amo. Very sad talaga, no? So, I'm so proud being an OFW also. Isa na ako ngayon doon. At masasabi ko na yung OFW ay isang hero, bayani ng kanilang pamilya. Of course, hero ng ating bansa, di ba? Kasi dinadala natin yung sariling bansa natin kung saan tayo pupunta. We are proud to be a Pinoy, to be a Filipino, right? So, God is really good na I've learned a lot in my life there in Thailand. Naging strong ako. Kaya guys, mga kababayan ko, mga kaibigan, mga kapatid at mga anak ko sa Team DGMS na mga OFW din at ang gustong mag-OFW, laban lang at andyan ang Lord, huwag tayong susuko,
Kahit anong napakahirap ng buhay, lalaban tayo para sa pamilya natin, para din sa ating mga sarili, mahalin natin yung mga sarili natin, of course, at para sa ating bayan. So, napaka-proud kasi sa ating gobyerno ngayon, binibigay nila yung magandang pakikitungo sa mga OFW, lalo na yung ating presidente na si President Rodrigo Duterte, di ba? So, God is really good na binigyan tayo ng gobyerno na they are leading Filipinos to become a better, leading Philippines to be a better nations also. So, God is really good na dito na ako sa Pilipinas. Nung nakita ko yung mga ano, nakita ko na yung mga views dito sa Pinas, yung feeling ba na very happy ka na? Kasi almost 3 years na hindi mo nakita ito eh. Makikita mo lang sa picture. Of course, pagdating sa Manila, pagdating dito sa hotel, yung saya mo grabe. Kasi dito ka na sa yung sariling country, di ba? Hindi ka na maririnig mo na actually yung mga language nyo. Diba? Makakain mo na yung pagkain natin. Sariling atin. Kumbaga, mahal natin yung sariling atin eh. So proud talaga na naging isang Pilipino. Iba talaga yung Pinoy. Masasabi ko lang. Kasi in my own experience na if you compare Filipinos to the other, kung saan ka man makapunta. Now, I'm not saying na we are really the best. But masasabi mo na we are different talaga kasi mayroon tayong sariling kultura na wala sila eh. At yung attitude ng Pinoy, di ba? Proud to be a Pinoy. So, mga OFW, laban lang. Kung uwi kayo, hindi kayo pabayaan ng ating gobyerno, yung OWA. Kasi, napakagandang hotel na maghihintay sa inyo, yung facilities. Ito'y tinatawag na pagpapampered. Thank you guys for watching this video. Sana nakatulong ako sa inyo sa mga OFW na nandyan sa ibang lugar. Laban lang mga kapatid at bawal sumuko. Sa mga gustong mag-OFW, harapin mo na at maging matatag ka pa. Kasi hindi natin alam kung ano yung naghihintay sa atin sa ibang lugar, di ba? So, yun lang. Huwag tayong mag-alala kasi yung gobyerno natin nandyan lagi para sa atin. Sila yung tutulong kung may kailangan tayo or whatever. Di ba? So, yan! Naminis ko na yung mag-livestream sa mga anak ko sa Team TGMS. Maraming salamat sa support na lagi kay Mommy, di ba? So, thank you so much for everything. Maybe after 5 days, I will undergo my swab test. So, after that, everything will be fine. Pwede na akong lumipad ulit papuntang Bacolod City sa aking bahay. The City of Smile. Yung Bacolod City, the City of Smile. So, thank you guys again and see you again to my next video. Bye-bye. May God bless you.